nakikita yung mga nanay, but I am believing na nandiyan po kayo, and we are hoping that you will be strengthened by the Lord sa umagang ito, and the love of God will be poured out unto your hearts na magbigay sa inyo ng consolation and comfort and love, na madama natin na kasama natin ang Diyos kahit sa gitna ng mga krisis o mga kapigatian na nararanasan natin. Kaya tayo po ay manalangin for our opening. Let us close our eyes. Father, we invite your holy presence. We acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ, who has called us into this grace in which we now stand. Salamat po na binubuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, and you are within us, and the rivers of water that bring forth fruit. Lord God, dalangin namin na maranasan ang bawat isa ang kapangyarihan mo, ang iyong comfort and love, at embrace mo sa bawat isa sa amin by your holy presence. Lord God, pour out your Holy Spirit among us, lalo na sa mga mothers, and strengthen them, O God, by your power, by your mighty strength, O God. Uphold the mothers, O God, all over the Philippines and all over the world, na maranasan nila ang peace, love, and joy, and strength na mula sa iyo, Panginoon. Lord, embrace them. Strengthen their hearts, O God. Lord, we thank you for their lives, O God, for our mothers. Salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, pagpalain niyo po sila, ang kanilang sambahayan, ang kanilang families, na kupkupin niyo po sila and bless them, God, lana yung mga pangailangan nila, i-provide niyo po, Panginoon. May your Holy Spirit work among them sa mga bata, sa mga anak, na maranasan nila na tunay ang paggalang na gagawin nila ito sa kanilang mga magulang. Salamat po, Panginoon. Lord, we thank you for everything. We give you all the glory in Jesus' name. Everyone say amen. Amen. So, this is the day for our mothers. Honor them. Kaya this is God's will for us na igalang po natin ang ating mga magulang, lalo na yung mga nanay natin ngayon. We are celebrating Mother's Day. I would like to read na napakaganda ng sinabi po ni St. Paul sa Ephesians. Ito po ay kautusan na napakahalaga na gabayan tayo ng Diyos, lalo na yung mga kabataan ngayon at mga anak. Ang sabi po dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. Kaya ito po raw ang unang utos na may pangako, may kalakip na pangako. Alam po natin ang Ten Commandments, it doesn't mean na we are now in the New Covenant, we disregard the Ten Commandments, lalo na po itong kautosang ito na nabanggit po sa New Testament. Na sabi po dito, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Kaya nga, napakahalaga na nadama ko na napakahalaga na malaman natin ito at ang paggalang sa ating mga magulang. At ngayon po, we are celebrating Mother's Day. Napakahalaga po na makita natin ang kautosang ito na to honor our parents, our mothers.
At sabi dito, it may be well with you. Kaya po, ang ganda po eh. Pagka ating ginagalang, lahat mga anak, meron pong kalakip itong pangako that our lives will be maganda po ang kalalabasan ng ating buhay. It will go well with us. Ang mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang ay magiging maganda ang kanilang buhay. At sabi dito, pangalawa, you will have long life. Kaya napakahalaga nito. Ang problema kasi, marami ngayong nagiging disobedient, palasagot sa kanilang mga magulang. Maybe it's high time now na ibigay natin ang due respect. At sabi nga dito, ang high respect, pag sinabi mong honor, high respect, great esteem, itataas natin sila kasi napakalaki ng responsibilities nila na ginagawa. Simula pa lamang na tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, nakita natin for 9 months or ang iba po 8 months or 7 months na tayo po ay kinarga po nila. At nung nilabas niya po nila tayo, inalagaan, at ako po ay naging bahagi lamang sa first child namin. Kaya nakita ko po ang hirap, ang pag-aaruga nila sa kanilang mga anak. Kaya I salute all the mothers na kinikilala ko po ang kanilang talagang hindi nila kayang iwanan, hindi nila kayang talikuran, lalo na yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Malaki talaga ang nagagawa ng ating mga, napakalaki ng ginagawa ng ating mga mothers. Kaya ang regard with great respect, ito dapat ang ginagawa ng mga anak. At tayo rin, lahat po tayo ay naging anak. Kaya nga, what we sow, we will reap. Kaya ang paggalang ay napakahalaga na ibinibigay natin sa ating mga magulang. At ngayon po sa ating nanay na we are celebrating, na iniaalala natin, at of course, iniisip natin yung kanilang mga ginampanan sa atin kahit na tayo ay may edad na rin katulad ko po. Naisip ko po ang mother ko na kung saan napakabuti po niya at sa pag-aruga niya sa amin at pag-iisip niya ng kabutihan para sa aming mga anak. Kaya ito po ay ginagawa po natin ngayon na napakaganda ng mangyayari pagka merong respect ang mga anak. It will go well with them. Sabi po dito, magiging maganda ang buhay. Pag tinignan natin ang kabaliktaran, pag ang isang anak o yung mga anak ay hindi nagre-respeto sa kanilang mga magulang, hindi magiging maayos ang kanilang buhay. At kadalasan nga, napapariwara. Kaya ang mga disobedient sa mga magulang, patawarin tayo ng Panginoon, na nais ng Diyos na igalang po natin with high regard. At ito po ang mangyari sa atin. You will enjoy long life on earth. Ito pong kautosang ito ay nais ng Diyos na makita natin with the rest of our lives. Kasi ito po ay kahit na merong pagkukulang ang isa't isa, hindi naman perpekto, makikita natin ang utos ng Diyos is to respect. Magbigay tayo ng paggalang, great esteem. Sa noun, ang gamit, great esteem. Mataas na paggalang, yung hindi mo sila sasagutin o pagsasalitaan, sisigawan, that is not the right way. Kaya nga ang problema ngayon,
ay kinokorek po natin kasi ito po ay napakahalaga. It will go well with them sa mga anak na ginagalang ang kanilang mga magulang. And they will enjoy long life on earth. Kaya ang ganda po, dito naman sa mga mothers, napakaganda na makita natin ang examples, lalo na sa Bible, ng mga magulang na naging excellent. Or they have meron silang tinatawag na virtuous wife or virtuous woman. Dito po, na basa ko po sa Proverbs 31 verses from verse 10 to 31. I would like to enumerate yung mga katangian ng mga mothers natin. Probably marami po dito. Ang iba po naman ay maybe one aspect na nagagawa nila. Kasi in the Bible, we can gain example, lalo na sa mga ginamit ni Lord na mga mothers. Ako po ay attribute na nakita ko po ang mga mothers sa Bible, lalo na si Sarah, na very submissive to her husband. Si Sarah po ay talagang matindi po ang kanyang pagsunod. At ganun din po si Esther, napakarami po si Hannah, great example in the Bible, in the Old Testament, even in the New Testament, Jesus' mother, si Mary, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. He submitted to the will of the Father. Nang siya po ay kinatagpo ng angel, at nakita ko po dito ang kanilang mga examples. Napakarami pa, but these proverbs enumerated here the excellency of the mothers. Basahin ko po, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. Mas mahalaga pa sila sa mga jewels. Kaya nga ang wife na ito po ang mga katangian ay mas precious pa sila even to the precious stones. Kaya nga po ang mothers talaga na nagiging magandang halimbawa o example sa kanilang family ay napakahalaga. Ito po ay napakalaki ng contribution na nagagawa nila sa kanilang family, at lalo na ganun din to the extent sa ating bansa. At sabi dito, the heart of her husband safely trusts her. Kaya napakalaki ng nagagawa ng isang nanay o mother ng asawa sa kanilang husband. Sabi nga helpmeet. Napakaganda na very supportive ang isang asawa sa kanyang asawa, lalaki. Kaya itong kahanga-hanga po ang mga nanay na ganun po. At sabi nga dito, so he will have no lack of gain. Kaya po, talagang ang mga babae ay ang success po ng isang husband, ng isang lalaki, ay we can attribute that because of her wife, na naggagawa ng wife niya. Napakalaki po. Kaya napakalaki ng contribution. At sabi dito, so he will have no lack of gain. Wala na. Everything, she does him good and not evil. Ang inuna po ditong attribute or katangian ay tungkol po sa kanyang very supportive na ginagawa sa kanyang asawa all the days of her life. And number two, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. Parang negosyante po dito ang mother or nanay. Ang nanay talagang very industrious. Dito po, pinakita dito ang kanyang pagiging mother na napakasipag. At sabi nga dito, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships.
She brings her food from afar. She also rises while it is yet night. Maaga pa lamang, nagigising na po siya and provides food for her household. Probably, siya po ang nagluluto. Talagang iniisip niya yung mga pagkain ng kanyang family. And a portion for her maid servants. Kahit na meron po silang katulong. Ito po, ang iba po naman talaga ay umaasa sa kasambahay o kasama sa bahay. But ito po, ang iniisip po talaga niya. Ako masasabi ko lamang po, my wife, napaka galing po niya na ang iniisip talaga niya sa pagkain sa umaga pa lamang. Tinatanong niya po ako, coffee or café de arroz or sometimes milk. Kaya napakaganda po na makita natin ang mga katangian ng ating mga magulang. She considers a field and buys it. Iniisip po niya ang field at binili po niya ito. From her profits, she plants a vineyard. So ito po yung nagtatanim. Kaya nga ang ganda po na ang iniisip talaga for profits. She girds herself with strength and strengthen her arms. Talagang pong siya po ay malakas po, nagpapalakas. She perceived that her merchandise is good. Talaga pong ito po ang nag-iniisip po niya na kumita din po. At sabi dito, and her lamp does not go out by night. Yung ilaw ng nanay ay talagang hindi po ito kumukulimlim. Sabi nga dito, ito po talaga ay nagniningning, nagliliwanag. Siguro dito po kinuha na ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Of course, ang tatay ang pundasyon, ang nanay po ang siyang ilaw ng tahanan. Ito po talaga ang nagbibigay ng ganda, ng beauty sa bawat household. At sabi dito, she perceived that her merchandise is good. A businesswoman, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff and her hand holds the spindle. Mananahi pa rin po ito. Kaya ang dami po niyang nagagawa. She extends her hand to the poor. Siya po ay giver. Yet she reaches out her hands to the needy. So iniisip pa rin po niya ang mga pangailangan ng mga tao sa paligid. Kaya talagang giver po ang mga nanay. Grabe po ang kanilang passion, even for the poor. At sabi dito, she is not afraid of snow for her household. For all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Grabe, ang mga nanay talagang passionista at iniisip po niya ang pangailangan ng kanilang mga anak, ng kanilang family, lalo na yung mga damit. Dito po, pinakita po dito, her husband is known in the gates. Kaya ang resulta po niyan, ang kanilang mga asawa ay nakikilala dahil sa asawang babae, dahil sa mga nanay. Kaya malaki po ang contribution, napakalaki. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom. Kaya po, bawat lumalabas sa labi ng mga nanay, dapat pakinggan po, even ang tatay, kasi may wisdom po yan na galing sa Panginoon. Kaya dito rin po, nakikita minsan ang papel ng nanay ay parang Holy Spirit. Although talagang ginagamit po sila ng Panginoon. Kaya dapat talagang makinig din, lalo na yung mga anak, pakinggan natin ang wisdom na galing sa ating mga nanay. And on her tongue is the law of kindness. Kaya yung kabaitan. She watches over the ways of her household. Lahat ng tungkol sa pamilya, sa bahay, talaga ang nanay talaga ang number one na nag-iisip, nag-aayos. At sabi dito, and does not eat the bread of idleness. Hindi po siya walang ginagawa. Hindi po. Talagang ang iniisip niya lahat ng aspeto. Her children rise up and call her
bless. Kaya ito po ang nagagawa ng mga anak, na makita natin ang mga nanay natin na bless. At sabi dito, and her husband also, and he praises her. Pinupuri siya ng pinupuris ang mga nanay ng kanilang mga asawa. Kaya katangi-tangi ang ating mga nanay, ang mga mothers natin, at ang mga asawa natin po. Sabi dito, many daughters have done well, but you excel them all. Kaya iba talaga ang mga nanay. Ibang-iba talaga ang mga mothers. Kaya we can honor them kahit na po hindi man lahat nagagawa itong binasa ko. Pero the most important here, sabi nga dito, charm is deceitful and beauty is passing. Lahat ng ang kagandahan ng panlabas ay nagpi-fade. Alam po natin, tumatanda ang mga nanay natin, pero sabi dito, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Yung mga nanay, mga mothers na may takot sa Diyos, yung talaga ang she dapat puriin. Pinupuri namin ang mga nanay na may takot sa Diyos at kumikilala sa ating Panginoon, na sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, kahanga-hanga po ang kanilang mga buhay. Give her the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Kaya dito po pinakita dito na dapat natin silang i-honor at puriin dahil sa kanilang mga ginagawa o mga nagawa sa atin, sa ating family, at malaki, napakalaki talaga ng contribution ng ating mga mothers. Without mothers, paano na kaya? Paano kaya ang pagkain sa almusal, sa tanghalian, sa hating gabi? Paano kaya ang mga pangailangan? Sila po talaga ang nag-aasikaso. Kaya nga, we praise the mother. Today, pinupuri namin ang mga mothers. One way or another, meron po kayong mga nagawa o mga nagagawa sa inyong family, na ito po ay kahanga-hanga, na hindi po namin pwedeng maliitin ang lahat ng ito. Alam po namin na somehow, minsan kayo po ay napapagod at minsan nalulungkot din, but the Holy Spirit will strengthen you. We are praying this morning na His love for you, kasi alam niyo po, unselfish talaga ang mga mothers. Ang kanilang ginagawa ay talagang out of love. At ang kapunuan po niyan ay ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. I was sitting this morning, at the Lord impressed to me His great love for us. Kung gaano ang Diyos nagmamahal sa atin, kaya ba nating sukatin ito? Siya talaga po ang nagbibigay ng lakas sa ating mga mothers. Siya po ang nagbibigay ng joy sa kanilang puso, na kahit may mga nararanasan po sila, minsan kalungkutan dahil sa problema, minsan mga anak at asawa, even mga asawa, may mga pasaway na asawa. But we pray to God that the Lord will strengthen you, ang mga nanay, mga ina. This is our prayer, that the Lord, sabi nga ni St. Paul, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and on earth is named, that He will grant you, mga nanay. Ito po ang kailangan natin, refreshing from the Lord, lalo na pagising pa lamang natin. The strength that comes from the Lord. Alam niyo po, ang lakas ng Panginoon, yung po ang magbibigay sa atin ng kagalakan, katagumpayan. Kaya nga, the joy of the Lord is my strength, sabi po ni Nehemiah. At alam niyo po, lahat ng mga talagang ang strength talaga ng mga nanay ay nagmumula sa Panginoon. Kaya according to St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. At sabi dito,
according to the riches of His glory. Mayaman ang Diyos sa biyaya. To be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Palakasin kayo ng Panginoon. At alisin ng Panginoon lahat ng kabighatian o kabigatan sa inyong mga puso. Minsan may mga disappointment. Hindi natin maiwasan. Pero by the grace of our Lord Jesus Christ, He may strengthen you with His power. Sabi nga dito, His Spirit in your inner being. Alam niyo po, ang kalakasan natin, we draw strength from the Lord. Kaya nga ako po ay natutuwa sa aking may bahay, pagkagising pa lamang po niya, yuyuko na po yan, mananalangin po yan. He will pray and he will set his devotion unto the Lord. Kasi yung po talaga ang kailangan natin, mga mothers. All the mothers out there, we draw strength from the Lord. He will strengthen you in your inner being. Sabi nga dito, that Christ may dwell in your hearts through faith. Ang kailangan natin, si Jesus Christ, sa puso natin. Alam niyo po, yung ginawa lamang ni Jesus Christ sa cross. He became obedient to the cross, even to the death. Sinunod niya ang Father. He humbled down Himself. Nagawa po niya ito because of God's power, because of the Holy Spirit. Sabi nga dito, that you may being rooted and grounded in love. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin, yun ho ang magpapanatili sa atin. Yun ang magbibigay sa atin ng success para sa ating family. Victory in the midst of trials, problems, and strength from the Lord. You will draw strength. You will put your trust in the Lord. Na kahit na anong pangangailangan, once na we yield ourselves to God, we ask God and pray, God will intervene in our behalf. God will answer all our prayers. We encourage you, mothers, to come to Jesus Christ and believe in Him as your personal Savior and Lord. Sabi nga po dito, that He may strengthen you with His power, His Holy Spirit in your inner being, that Christ may dwell in your hearts through faith. God will comfort us and strengthen us always. Siya lamang po ang magbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, kahit na mayroong mga kabiguan, mga problema. At sabi po dito, that you being rooted and grounded in love and may be able to comprehend with all the saints what is the width, ang lawak, and the length, ang haba, ang lalim, at ang taas ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. The height, the width, the length, the depth, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Alam niyo po, when we come to God and submit ourselves to God, we ask Jesus Christ to come into our hearts. Lahat ng mga bagay sa buhay natin, makikita natin, all shadow na lamang. Lahat ng pagsubok, mga problema, even this crisis, God is the great provider. God will sustain us, mga mothers. God will strengthen you with His Holy Spirit. Kaya nga, we seek God daily. We ask God to reign in our lives. Siya po ang magpapalakas sa inyo at magbibigay ng tunay na kagalakan. At sa lahat ng gagawin natin at mga ginagawa natin sa araw-araw, Siya ang magiging kalakasan ninyo. Kaya nga, according to St. Paul, ulitin ko po, I can do all things. Christ gives me strength. Tayo po ay mananalangin for the mothers, especially for the mothers and even children. Alam niyo po, madalas
hindi natin nakikita ito, mga ibang mga anak, yung ginagawa ng ating mga nanay, mga mothers natin. Kasi hindi naman talaga sila, minsan hindi sila showy. Pero ang pag-aalala nila sa inyo, sa ating mga anak, ang iniisip nila ay para sa ating kabutihan. Kaya huwag na tayong maging pasaway. But rather than, sabi nga ng Bible, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Be obedient. And honor your father and your mother. And it will go well with you. And you will enjoy long life. Tayo pong lahat ay manalangin. Lahat na po tayo lumapit sa ating Panginoon. We come to God in... We offer our lives to God. Let us close our eyes. If you want Jesus Christ to reign into your life, to refresh you with His Holy Spirit in your inner being, just come to Him in submission. Sabihin natin ang panalangin ito. Lord Jesus Christ, I know that I cannot make it apart from You. You are my Savior. You are my Lord. I need Your mighty power. I need Your Holy Spirit to strengthen me in my inner being. You are the source of my strength, the source of my joy and peace. Come into my life, Lord Jesus. Come into my life and be my Lord and Savior. Cleanse me now. Forgive me from all my sins and cleanse me from all my unrighteousness. Lord, tulungan niyo po kami na Ikaw ang manahan sa puso ng bawat isa sa amin. Ako na lang po ang mananalangin. Lord God, hinihiling ko po ang iyong kapangyarihan. Salamat po sa bawat isang nakapanood. Strengthen their hearts, O God, through the power of the Holy Spirit. Lord, sa lahat ng mga nanay, anumang mga kabigatan, kapaguran sa kanilang mga buhay, Lord, strengthen them, O God. Give them joy, comfort, and consolation. Lord, reward them, O God, even financially. Pagpalain niyo po ang mga nanay. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. Meet their needs, O God. Even their husband, they will become one in their families. Pagbuklurin niyo po ang bawat family sa bansang ito in one spirit, in one accord. Let there be bond of love among every family in this world, in this nation, the Philippines. Lord, let Your guiding hand be upon every family, every mothers in this nation, O God. We plead, O God, for the blood of Jesus. We sprinkle the blood of Jesus unto their lives. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Protect them from the wiles and schemes of the enemy. And guide them, Lord, to the fullest, to the maximum, maging kagamit-gamit sila, magamit mo sila to become a blessing to their families, ang lahat ng mothers. Thank You for their lives. Bless them, O God. Bless them bountifully. We honor You. We give You all the glory and praises in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay?